Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sa wakas, dating Pangulong Rodrigo Duterte matapang na humarap sa pagdinig ng Quad Committee. Party List Representative Arlene Brosas binanata ni dating Pangulong Duterte at tapos tila ipilit sa Pangulo na sagutin ng tanong ng yes or no. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi ka abogado, hindi ka polis, at hindi ka rin investigador. Don't control my answer. Ito ang maanghang na sinabi ni dating Pangulong Duterte sa harap mismo ni Party List Representative Arlene Brosas matapos tila ipilit sa dating Pangulo na sagutin ng yes or no ang mga katanungan nito tungkol sa pag-ako ni dating Pangulo sa responsibilidad at di umano'y EGK na nangyari sa kampanya nito noon laban sa pinagbabawal na gamot at sa tanong nito patungkol sa ICC na matapang namang sinagot ng Pangulo. Handa umano ito kahit anong oras na humarap sa ICC at nanawagan pa ito na simulan na ang investigasyon. Kaya tila nag-isa sa sariling mantika ang Party List Representative na si Arlene Brosas. Tala, hindi rin napigilan ang political commentator na si Teo Moreno na maglabas ng kanyang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanya, "Do not ask me to answer yes or no. Former President Rodi Duterte has once again slapped the Congress for being so ignorant about the House rule. While it is true that Congress holds the authority to conduct inquiries in aid of legislation as provided under Section 21 Article 6 of 1987 Philippine Constitution. However, the Constitution does not restrict resource person to simply yes or no answer. Instead, it is empowers Congress to seek comprehensive information needed for effective lawmaking. Example, Senate Resolution No. 5 adopted in the 8th Congress. These outlined procedures for the Senate to question resource person and receive detailed responses. These rules emphasize that the purpose of legislative inquiries is to gather thorough information indicating that resource person are expected to provide more than brief or one-word answers. Inquiry in aid of legislation, not inquisition. Therefore, Duterte is not incorrect." Unquote. Hindi rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, daig pa ang Supreme Court Justice sa gigiltong si Brosas na obviously ang question pinapaikot niya lang. Tapos di siya happy sa mga answer na napapala niya from PRRD. Kunyari ang talino eh. Pinipilit na sagutin ng yes or no, eh hindi naman siya answerable by that way. Tapos di niya matanggap. Kaya simangot na lang Brosas, no? Ang bobo naman ang nasa Kongreso, Diyos ko. Gusto silang masusunod ang kakapal ng mukha. Baka bobo ng Brosas na yan. Di maintindihan na hindi siya investigador to demand a yes or no answer. Unquote. Ito lang, Mr. Chair, yung reminders, no, na hindi magsabi ng pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun, ano, respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita niyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with the, kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yun, Mr. Chair, first yung observed decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abande, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yon. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado, and I quote, "I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko."
Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you... What's the question? What is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. Walang problema. Nanyan din ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yun. Kumbaga, Tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, yes, Mr. Yes, but you Chair. Are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? Mr. Chair, tinatanong ko lang naman. Point of order. Session suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yun. I'm sorry, what is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po, but we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank is you, in the rules. So, actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow this resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Rosas, maybe it is, perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say to only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But yes, we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang,
sa particular question na yun, paari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, no, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo, di ba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo, na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao said it was. Not that publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi talaga. Walang kriminal sa kalye? Talaga. Walang snatcher? Walang snatcher. Walang akyat bahay? Walang akyat bahay. Walang magnanakaw? Walang magnanakaw. Walang mamamatay tao? Walang mamamatay tao. So yun po lahat? Yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga insidente, not totally. It could be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, no? Hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yun? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ako, hindi ko bitbit. Ang bitbit ko lang ho yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Six or seven. So what, kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. Note ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila.
at kung paano nyo ginood ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance, that's the only thing there. You can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. But hindi mo pwedeng patayin yung criminal na handcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. Ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito? Yes. Nagdadasal po ako na nagmumumtor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung nag... Basta criminal ka. Wala akong pasensya sa criminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at yes, makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko, sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police, and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun, accomplishment din po yung na-confiscate na drugs, tama ba? Lahat ng trabaho ng police, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes they can go, it's an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung police kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung police, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng police, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. But that is, I would not want to. That would not be a proper question. Mr. Chair, sabi nyo yung accomplishment report sa inyo. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh di syempre, may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, ma'am. Mr. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Yan nga sinabi ko. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating pong mga membro. Please answer the questions lamang po. At refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former president kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganun, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair?
all investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. Let's say 1 minute suspension. Walang pre. Hearing is resumed. Again, let me remind our resource person as well as our members that please refrain from, for the resource person, refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Directa. Para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair. Yes, you have, Congresswoman Rosas, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? Yes, to the it question? Is related. I am asking the... yung... nagtatanong to lay the predicate. Okay, po, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Rosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question to directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito. ICC, ma'am? I'm asking the ICC to hurry up and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako ma-investiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. Na, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung ang question ko. Ang question ko po ay bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa siyudad ko. Eh, kung may criminal dito na 50, eh, kung mapatay ninyo yung 30, di ba 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sadya. Kasi alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin na... May elements naman ng self-defense. Alam niyo yon, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of self-defense. And connected with that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yon? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin kasi na may sugat ka, sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong ano. My language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am.
I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, Mr. Chair. You really want to know the truth? Ganun. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!